yung tawagan natin na trail of blood. Ano po? Ito pong trail of blood na ito, actually po, ay isinulat ito ni Dr. Carol. J.M. Carol. Kita mo na lang ng kulangot. Okay, introduction lang po, ha? Si J.M. Carol, author po ng book na ito, mga kapatid, na ipanganak po siya doon sa Arkansas, USA, ng January 8, 1858. Dahil sabihin, classic na po ito. Ano po? Namatay po siya January 10, 1931. So, yung mga World War, mga kapatid, no? Hindi na po siya inabot. Natapos sila po ay nag-move nga raw, na yung tatay niya po ay isang pastor, nag-move sila, Baptist past preacher, no? Nag-move sila sa Texas nung siya po ay 6 na taon gulang pa lamang po. Okay. So, ngayon, siguro lulundagan na natin yung iba dyan. Kasi ang ating problema na ang Baptist history, wala po tayong basta-bastang makukuha ng mga aklat na naka-record ang Baptist history. Na-discover nga nila na yung Baptist history or the history of the Baptist, na-discover ni Carol po na sabi nga was written in blood. Ibig sabihin mga kapatid, ano? Ang mga Baptists were the hated people during the Dark Ages. Galit na galit. Hanggang ngayon siguro marami paling galit sa Baptists eh. Ano po? Yung mga preachers po niyan, ng mga Baptist nung araw, no, inilagay po yan sa mga preso, ginawa sa mga prison, na hindi po mabilang, no, sa rami, at hindi rin mabilang kung ilan ang mga napatay. Ano po? So, ang mga Baptist nagsuffer po, mga kapatid, ng persecution during the Dark Ages by yung ang nag-persecute sa kanila ay actually po ay yung Catholic hierarchy. No? Kaya parang ano po, napakalaki ng bagay na naginawa ng Catholic dito po. Kaya noong araw, ang Pope, no, ang Pope was the world's dictator. Diktador po. Kaya ang Anabaptist, tinawag po nila, actually po, no, Anabaptist before the Reformation, na tinawag nila ang Papa ng Roma na Antikristo. Ganun po, patindi. Ano po? Kaya naisulat nga po itong ano, ito pong Trail of Blood na ito, na tinawag po yan sa ganung pangalan. Sa Zurich, na ito po, at yung mga Zwinglius, mga kapatid, and the Anabaptists sa Senate made an act, sabi dyan, if any presume to rebaptize those who were baptized before, na especially yung infant baptism, kailangan daw sila ay lunurin. Alam niyo po, iba po yung paglunod na ikaw ay ilulubog sa tubig at iba yung paglunod na ikaw ay lalagyan ng malaking imbudo sa bibig at balde-balding tubig ang ibubuhos dyan. Ano po, yan ang mga ginawa nila sa Anabaptist. Ano po, sabihin na yan, many Anabaptists were tied together in chains that one drew the other after him into the river at sila nga po ay na lunod. Tapos, noong year of the Lord, ng 1539, dalawang Anabaptists, sinunog po sila. So, ibig sabihin, ano, marami po na mga Baptists noong araw were persecuted. Noong 1160, yung mga Paulician, kasi hindi na muna sila tinawag na Baptist noong araw eh. Na tinawag sila kung sino yung leader nila, doon sila, katulad nung si Paul, ang naging leader
na tinawag yung mga taga-sunod ni Kristo na Paulicians. Nung si Walden na tinawag silang Waldician. Makita niyo mamaya. Andiyo dyan, kahit sa chart niyo po, no? Mapapaliwanag po natin yan. Okay. So, marami po na dito po, no, sa Oxford, si Henry II ordered them to be branded on the forehead, mga kapatid, na tinatakan sila dito, binrand sila, na nagbabagang, ano ba ito, iron, na para sabihin lamang ito ay mga Baptist. Ngayon po ay nakasulat sa more earlier and later nonconformity in Oxford. May mga book po ito. Ano po? Okay. So, ito po yung mga ilang ano naman, mga ilang keynote ng mga kilalang tao. Si Cardinal Hussius, Catholic ito, ang reference, 1524. President po siya ng Council of Trent ng 1524. So, were it not that Baptists had been grievously tormented and cut off with a knife during the past 1200 years, they would swarm in greater number than all the reformers. Sabi ko, hindi pa rin sila pinagpapatay pa rin. Eh, talaga naman po mga kapatid, ano? Dadami pa ng dadami. And this is before the reformers. Itabihin, mga kapatid, ano? Before the reformers, before yung mga Protestants, ando doon na po, no? Ang mga Anabaptists. Ando doon na po sila. Okay. Ano pa? Ito ang sabi ni Isaac, Sir Isaac Newton. Sabi niya, the Baptists are the only body of known Christian that have never symbolized with Rome. Kaya mga kapatid, pag sinabi mga Protestanti kayo, huwag kayong papayag, we are not Protestant. Kasi hindi po origin natin, hindi po tayo galing sa mga reformer. Na hindi rin po tayo mga sabing dating Katoliko. Actually po, no? Hindi tayo umalis sa Katoliko. Ano ba tawag doon? Na? Pag sinabi nga yung Baptist, bago lang yan. Hindi po bago ang Baptist, mga kapatid. Ano po? Ano pa? Ito, si Musim. Lutheran store, sabi niya, before the rise of Luther and Calvin, there lay secreted in almost all the countries of Europe person who adhered tenaciously to the principle of modern Dutch Baptist. Na Edinburgh Cyclopedia, Presbyterian po yan. Nasa Elizabeth, naroon na po talaga ang mga Baptist. Ito pa po, mayroon pa babasahin. It must have already occurred to our readers that the Baptists are the same sect of Christian that were formerly described as Anabaptists. Indeed, this seems to have been their leading principle from the time of Tertullian to the present day. Ito po si Tertullian, mga kapatid, na ito po siyang mananampalataya din, at historian, mga kapatid, ano? Na siya po ay naipanganak 50 years after the death of the Apostle John. Yung sumulat po ng Revelation. Sabi kami, malapit na siya doon sa pinaka-history. Okay. Now, isa po, sa tinatawag natin dito mga kapatid, na mali, na paniniwala, yung pong apostolic succession. Na, ang apostolic succession, nang binigay na ng Panginoon, yung authority, binigay niya lang daw sa mga apostol. Kaya, nung namatay na lahat yung apostol, wala na raw yung authority. Mali pa rin. Na, sabagkat, nung binigay ng Panginoon, yung Great Commission, na binigay niya po ito sa church, hindi po sa apostol. Although, nandoon lahat yung apostol, pero they were there not to present na yung pagiging apostol nila, but to be, not to present a church, a Bible-believing New Testament Baptist Church. Kaya wala man sila doon, ang church ang patuloy pa rin, kaya sinabi ng Panginoon, I will build my church, hanggang ngayon nagtatayo pa rin. Kaya yung ating authority bilang BBC Marilao, naroroon pa rin. Kaya yung perpetuity, ando doon po yan, hanggat naririto po sa atin ngayon. May authority. Okay, meron pong mga marks of the New Testament Church. Ibig sabihin, pag wala ito, hindi po totoong simbahan.
Okay, number one, the head and founder, Jesus Christ. So, ang Baptist Churches Bago Batid, we believe na ang ating pong founder, the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, number one march, meron na po tayo. Roman Catholic, sino ang kanilang founder? Sino? Oh, naging Catholic tayo, hindi natin alam kung sino yung founder. Sino kanilang malagumpisa? Sino? Peter was the first pope, according to them. Ha? Pero naitatag yan during the time ni Constantinople. Ano natin yan? Sa mga kapatid, nakita natin, yung ibang relihiyon. Well, siyempre po, INC, ang kanilang founder is Felix Manalo. So, baksak agad. Diba? Ano pa ba? Mormon si Russell. Tama ba? Ano eh? Joe Smith pala, Joe Smith. Okay. Yun, si Joe Smith, naalala mo na. Kahit kami, lahat ng mga yan, meron silang human founder. Pero ang mark, mga kapatid, ng totoong New Testament church, nung sinabi ng mga yan, upon this rock, I will build my church. So, wala pong human founder. Na? Yan ang isa sa mga mark. And we, as Baptists, believe that our church was founded by the Lord Jesus Christ. Diba? Pangalawa, mga kapatid, rule of faith and practice the Bible. So, ito lang po ang ating pinag-aralan. Ito po ang nagpapatakbo sa atin. Wala po tayo dito, ano ito, yung papal epistle. Diba? Wala tayo dito yung mga pinagkasunduan ng mga Council of Trent at kung ano-ano. The Bible, when the Bible speak, we speak. When the Bible is silent, then we shut our mouth. Amen? Wala po tayong pasugo. Wala tayo ano yung inaano ng mga witnesses? Bukod Mormons, yung mga Jehovah's Witnesses, ano yun? Watchtower. Wala tayo, ito lang po. Amen? Okay, pangalan. Na, siyempre po, church or ecclesia or local assembly. Diba? Bring it unto the church. Okay, ano pa po? Na? All members are equal. Ano po dito? Meron ba tayo dito, Monsignor? Senior, meron. Meron walang Monsignor. Meron ba tayo Cardinal dito? Cardinal, meron. Ano pa? Meron ba tayong Papa dito? Wala, ano ba din? Di ba? Okay, we're all equal. Ano pa? Ang isa sa mga marks, yung members only save and baptize. Amen? Pwede ba tayo maging member dito na hindi save? Pwede. Kasi si Kristo lang ang nakakakita kung save ka o hindi. Pero malalaman din sa bunga. Diba? Okay, ano po yung ordinances natin? Well, baptism followed by the Lord's Supper. Wala po tayo seven sacrament. Wala po tayo dito Holy Eucharist. Alam niyo ba kung ano yung Holy Eucharist? Ha? Sige nga, sino nakakaalam? O, yung Madre. Alam na Madre yan. Komunyon, yung ustya. Holy Matrimony. Hindi ba sakramento din yan? Ano ba yung ibang sakrament? Penance. Penance, meron tayo. Pero ano ba din? Nasa Bible lamang, no? Lord baptism followed by the Lord's Supper. Yun lang po. Amen? So, ang iba doon, gawa na lang ng tao. Ano? Araw kasi memorize ko yan kasi nasa Catholic school ako eh. Eh, yung aking teacher, matandang dalaga. Pag hindi ka nakaresite, may pupo ka sa ulo. No? Ang tanda-tanda ko pa, ang pangalan niya po, Miss Agoncillo. Makalimutan dahil ang daming pukpok inabot ko eh.
Tapos its officer, pastors and deacons. Pastors and deacons lamang. Na? Ngayon, bakit tayo walang deacon? Wala po tayong deacon. Meron tayong men of the church. Kasi kung titignan niyo po sa Bible, ang deacon, mga kapatid, na lumabas lamang po yan ng multitudes na ang miyembro nila. Tapos dumami na yung mga persecution na nagawa, marami ng mga napatay ng mga lalaki, napapabayaan na yung mga balo. Eh, ang mga balo po, no, ang nag-aaruga sa kanila, yung eklesiya. Eh, biblical po, kayong mga nababalo, pwede kayo alagaan ng church. Yung nababalo, ha? Eh, kung gusto nyo alagaan yung kayo ng church at hindi pa kayo balo, napatayin nyo. Okay, ano pa? Siyempre po, yung work po natin, ano po? Na tayo po ay i-carry out the Great Commission. Amen? Ano pa? Na? Yung financial plan, tithes and offering. So, wala po tayo dito pabingo. Sabi ko nga sa inyo na, nag-raise tayo through a concert na ginamit natin yung PICC. Wala. Na, kumita. 30,000. Pero napakarami po ang nawalang miyembro. Nag-away-away. Hanggang ngayon, di ba nagkakabate? May mga apo-apo na yun. Ha? So, talagang biblical lang. Tithes and offering. Na kaya lahat po ng manapagawa natin dito dahil sa inyong pong tithes at inyong pong offering. Amen? Mag-amen naman kayo. No? Multimillion na itong ating property dito. Wala naman tayong ganun pere. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon. Siyempre, yung weapons of warfare po natin is spiritual, not carnal. Ibig sabihin, no? We wrestle not against flesh and blood. Yung katabi mo, hindi mo kaaway yan. No? Yung kinaiinisan mo, hindi mo kaaway yan. Yung gusto mong awayin, hindi mo kaaway yan. No? Ang kaaway po natin, siyempre po, ang Diablo. Siyempre, independence po natin, separation of church and the states. Na, ito po, maraming naging question dito, bakit daw yung mga pastor tumatakbo sa politiko? Na, pero kung titignan niyo po sa Bible, marami po mga lingkod ng Diyos nasa politiko. Alam niyo ba si Apostol Pablo, mga kabatid? Na, dahil siya ay pariseo, na siya rin ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno, kaya nakakapasok siya at nawiwitnessan niya yung mga hari. No? So, ibig sabihin, influence. Okay. Now, may tanong ba kayo dyan? Wala na. So, ibig sabihin, yun po yung mga marks. No? Kaya tayo po, naninindigan doon sa mga palatandaan kasi po, lahat yan ay nasa Biblia. So, masasabi po natin, ang ating church is the New Testament Bible-Believing Baptist Church. Diba? Okay. Ngayon, ito na po. Tignan po natin itong chart na ito. Kasi yung Christianity or the Christian religion, actually po, nag-umpisa po yan noong AD 25 to 30. Now, meron ba na ba dyan? So, wala pa dyan. 500 sa real. So, yan ay mag-umpisa sa 100. Na, yung first century. Okay. Na, kaya nag-umpisa ito. Alam niyo ba ano ba ibig sabihin ng AD? Anno Domini? Or? After death. Yan, pinakamadaling matandaan kasi Latin yata yung Anno Domini na yun eh. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano, parang yung century, nag-umpisa siya doon sa after death. Kaya ito po, na ito pong ano na ito, Christianity, the Christian religion, it begins with Christ noong 25 to 30 AD. Na bakit after death? Kasi pagdating noong zero, yung before Christ, yung BC, na nag-umpisa na doon yung bilang eh. Actually, hindi pa naman namamatay si Christ dahil 33 years old noong namatay si Christ eh. Ah, okay. Now, doon sa mga araw na yan, mga panahon na yan, ang namamayagpag na kapangyarihan ay yung Roman Empire. Sila po yung pinaka matatag at makapangyarihan empire sa buong mundo. Now, ayon po ito sa history.
Kaya itong empire na ito, mga kabatid, no? Yung period na yan, kanila pong niyakap lahat ng mga inhabited ba sa mundong ito. Kaya ang pinaka-emperador niyan, si Caesar, kaya di ba yung si Caesar na, ano, si Tiberius Caesar, kilalang kilala po yan. Kaya, na itong religion na ito, yung religion nila, no, the Roman Empire, at that time was a pagan religion. Pag sinabing pagano, mga kabatid, ito po ay naniniwala na ang mga Diyos-Diyosan, yung mga imahin, Diyos lahat yan. Kaya yung empire na ito, mga kabatid, napakarami po nila. Kahit nung kapanahonan ni Apostle Pablo, di ba, na napunta siya sa Athens, sabi niya gano'n, nakakita ko ng inscription, sabi niya gano'n, ano, to the unknown God. Kasi napakarami na iba't ibang kinikilala nilang pagano na mga reliyon. So it was a religion not simply of the people. Ito pong religion na ito, during that time, ano po, hindi po ito religion para sa tao, kung hindi ito ay religion para doon sa Roman Empire lamang. Kaya yung separation of church and the states, wala nung araw. Ano po? Kaya mga kabatid, ganyan ang nangyari. Kaya nung time ng ating Panginoon, na alam na nila na ipapanganak si Kristo eh. Kaya gusto nila patayin na yung linya ni Kristo. Kaya nagbigay ng order, kapanahonan pa lang ni Herod, na lahat na ipapanganak na lalaking Hudyo, patayin. Yan nga lang, di ba, naitago. Naitakbo ka agad. Di ba? Ay, alam natin yung istorya kasi nga, ang Diablo po, parang talagang gustong pigilan ang pagdating ng Mesaya. Okay, so at least, ewan ko, no, kung may mga tanong kayo dyan, pwede nyo akong interrupt. Okay, na ito na yung chart. Dito sa Ative Church, chart na ito, no? Ito po, dapat mag-cover, supposed to cover a period of 2,000 years of religious history. Notice, doon po raw sa top, tama? Top and bottom of the church, meron same figure, ito ba yung top, ayan, ano? Meron, makita nyo po, no? Yung sa taas, 100, 200, na parang yung linya-linya na ganyan. Na ito po ay nag-i-indicate hanggang dito sa 2000 or 20th century na nagre-represent po yan ng bawat century. Nasa ibig sabihin, yung isang linyang ganon, century po yan. Okay. Tapos yung mga line na about the same distance apart as the vertical lines. Nakita niya, may mga vertical lines yan sa ilalim. Meron din mga ano yan. So may makikita po kayo dyan ng mga bilog-bilog na itim. Na para may color-coded siya. Tapos yung mga red. Na tapos yung pinaka, eto pong linya-linya na mga, ano ba tayo, bold na itim. Actually po yung mga itim na yan, na circle, yan po ay nag-i-indicate po yan ng Dark Ages. Pag sinabing Dark Ages, dito po na persecute yung mga mananampalataya. Etong dalawa, itong tatlong century na ito, doon sa 100 hanggang 300 century. Okay. So dito po, sabi niya dito, na ito yung ano natin, upon this rock, I will build my church. Okay, so nagkaroon na po ng persecution po dyan. Diba? Una, si John the Baptist, pinugutan ng ulo. Later on, ang ating Panginoon, pinako sa krus. Tapos doon na sa Acts, eto naman si Stephen. Ano po, pinagbabato. At kung makikita niyo po mga kabatid, during din, doon sa first, o sa 100 to 300 century, marami po ang mga na-persecute po dyan. At ang mga na-persecute, alam niyo ba, na yung mga apostolist natin, kung paano pinagpapatay po dyan. Na? Yung si James,
pinatay sa pamamagitan ng si Bartolomeo, binalatan ng buhay na mayroong mga apostoles, mga kabatid, ang inilubog sa kumukulong mantika. Iba naman kinaladkad. Ang iba, inilagay sa parang isang open area, pinagbabato hanggang mamatay. Na? Ganun po ang naging klase ng persecution ng mga panahon po na yan. Okay. Now, sa first hanggang third century, dito na po, nagkaiba-iba na ang mga paniniwala ng first century na churches. Ano po? Na? Dahil dito po, along the way, ang nangyari, si Constantine, tinatag niya na ang Roman Catholic Church na hindi man lang si Constantine Kristiyano. Now, how can you organize a religion kung ikaw mismo hindi mo naunawaan kung anong relihiyon? Na? Sa doon, sa first century natin, marami pong mga naging matatag na mga mananampalataya. Yung nga lang, dumating na po yung, di ba naalala niyo doon sa, ano, sa Revelation, yung churches sa Asia Minor? Di ba? Yung Laodicean Church, I have somewhat against thee. Ganun na, di ba? Na yung church sa Ephesus. Diba, na nagkakaroon na, tinatawag na apostasy, nagbabago na sila ng kanilang paniniwala. Okay. Kaya yung mga Baptist, nanindigan na po. Ngayon, merong tatlong mga, di ba daw sa lecture niya, may tatlo yata na hinihiling sa atin dyan eh, sa syllabus. Ano ba na yung mga pagbabago nangyari? Una po, yung tipo ng baptism, binago nila. Binago. So, ibig sabihin, yung immersion ay hindi na po naging immersion. Hindi na. Na? Ano tayo, ano? May sinasabi Tatay Manny? Okay. Okay. So, ang mga Baptist, nanindigan, yung mga Anabaptist, nanindigan pa rin sila sa ganon. Kaya nangyari, ang naging turo na noon, na yung baptism may kinalaman na sa kaligtasan. Kaya ang nangyari, tinawag yan na baptismal regeneration. Asan na ba yan? Andyan ba yan? Diba? Ayan na, baptismal regeneration. Ayun si Constantine sa 313. Okay. Diba? Dahil baptismal regeneration, ibig sabihin, no, kung gusto mo mapatawad ka sa iyong kasalanan, magpabaptize ka. Ganun ang nangyari. Kaya yung mga tao ngayon, kasi mahirap kasi nung Old Testament, kailangan mag-offer ka eh. Na ceremonial nung Old Testament eh. Na kailangan, meron kang baka, ihahandog mo sa templo, na meron kang ganyan. No? Ngayon, parang napadali na dito ngayon, para mapatawad ka, ba magpabaptize ka na lang. So, naging doktrina na po yung baptismal regeneration. Ngayon, mga kabatid, ano, pinalala pa nila yung baptismal regeneration. Ang ginawa nila naman ngayon, infant baptism. No? Na-introduce na rin po dyan, no? Yung infant baptism. At isa pa na nabago, no? Nabago na po yung leadership ng church na dati pastor, tsaka deacons lamang, ito na po hindi. Kasi nga yung kanilang relihiyon ngayon, naging state religion na. Na kung alam niyo po kung tutuusin, yan ang itinanim sa atin ng Katoliko eh. Na araw nung nag-concert nga yung church doon sa PICC, nagsusulisit kami. Sa punta kami, parang si Governor Josie de la Cruz pa lang nun eh. Sa punta kami doon para mag-sulisit yung whole page, parang 5,000 yata eh. So dahil muni, ano ito, Kapitolyo, in-approve kami, Kapitolyo. Approve, na, whole page. Nang kumukuha na kami ng pera, sabi nga doon, kanino namin ipapangalan yung cheque? Sabi namin, ano na lang po, payable, Marilao Bible Baptist Church. Ganun pa lang doon, hindi pa tayo Bible Baptist Church of Marilao eh. Marilao Bible Baptist Church. Alam niyo ang sabi sa amin sa doon sa ano, sa treasury?
Sabi, hindi po pwede. Hindi po pwede kami gumawa ng cheque pangalan ng simbahan. Sabi na, hindi pangalan nyo na lang sa tao. Eh, lalong hindi pwede. Sabi kami, approve lang kami sa papers, hindi po nagbigay ng pera. Bakit po? Marilao Bible Baptist Church. Ang tanong, bakit pag approve? Nagpapagawa pa nga ng mga shrine eh. Sabi kami na, no? Doon yung pagbabago na naging state religion, actually na po, alam niyo ba, sino ba ang nagdikta sa atin? Hindi ba mga? Sabi nga, tayo raw ay, Philippine history, tayo ay napailalim sa mga Spaniard for more than 400 years. Tama? Pero ang katotohanan, hindi po tayo napailalim ng 400 years sa mga Spaniard. Napailalim tayo ng 400 years sa Romano-Katoliko. Naunawaan na natin. Anong tawag sa atin ng mga praile? Indio. Sino ang nasunod? Si Gobernador Silio o yung mga praile? Mas makapangyarihan ang praile kay gobernador ka pa, kay gwardiya sibil ka pa. Nakita niyo po? Oh. Magpunta ka sa Antipolo. Alam niyo ba, lahat ng mga prime na mga lote dyan, pag-aari ng madre at pare. Yung mga retreat houses dyan, mga kapatid. Ang gaganda. Punta ka ng Tagaytay. Punta ka sa mga lugar na magaganda. Bahay ni Cardinal Sin sa Wakwak. Wakwak, wik-wik. Prime lot po yan. Di ba? Oh. Kaya nga, kung tutuusin lang, lahat ng pare tsaka madre, ipamigay nila sa Pilipinas ang kanilang mga lote at ibigay sa mga mahihirap na Katoliko, marami magkakaroon ng bahay. Huwag nang bigyan yung mga Baptist, mga Katoliko na lang. Binabanatan nila yung mga asyendero sa mga Negros. Eh, ba't nila banatan yung mga pare? Tama ako, mali. So doon pa lang yan, nag-umpisa pa lang yan eh. Dito pa lang sa hanggang 300 na baptisma yan. Church government change. Di ba? Doon nangyari yan. So yung mga changes, tapos baptismal regeneration. Tapos infant baptism. Na? Ang masungkot ka dyan, marami po mga kabatid na talagang yung mga churches noong araw, kapanahonan ng Kristo, aba unti-unti silang sumunod. Tapos nagkaroon na ng mga reformation, yung mga reformer naman, hindi naman talaga totally umalis, taturo. Meron lang silang binawasan, pero meron din silang pinatuloy na mga turo. Now, sino ito si Montanis? Well, yan yung mga mananampalataya. Na parang mga Paulicians yan. Tignan nyo yung Paulicians, ang haba. Na, etong mga Novation, ayan po, mga Puritans. Actually po, yung mga Puritans, diyan po nililink ang mga Baptist. Na para daw yung mga Puritans, yun daw ang founder natin. Pero hindi po, mga kapatid. Sila lang yung nagdala ng Ebanghelyo. Na? Kaya, dito po, sa Dark Ages po na ito, ang nangyari po dyan, ang tawag sa mga disciples of Jesus Christ, later on, tinawag po sila na Baptist. Nung lumabas na ang Katoliko, doon na lalo po, mga kapatid, na naging matindi ang persecution, kaya tinawag silang Anabaptist kasi rebaptizer eh. Yung binaptized ng infant baptism, we need this and that say, binabaptize uli ng biblical baptism. Oh, nai-insulto ngayon. Ha? Tanong, sige, magtanong muna kayo. Eh kasi nga yung persecution, walang tigil eh.
Nakatingnan niya, eto na si Lahash, sabi na sa Bunarola, yan na po yung mga reformers eh. Yan si Martin Luther, na yun na yung Lutheran Church, Presbyterian Church, Church of England, Methodist. Diyan na nag-umpisa yung mga, ano na yan eh, yung mga Reformation. Dark Ages. Kaya tinawag siya na Dark Ages dahil nga yung pagpatay sa mga mananampay, yung persecution. Na? Kaya yung word na crusader or crusade, ayaw yan, lalo na ng mga Muslim. Na? Kasi kung makakakuha po kayo ng libro na ang pangalan, ano ba yan? Mystery Babylon, na sinulat po. Wala na kasi ngayon, may nangiram ng libro ko yan, hindi na mabalik eh. Na, kung meron kayo niyan, i-share niyo sa atin mga kapatid. Napakatindi po yung libro na yan. Sapagkat diyan sinulat lahat yung iba't ibang klaseng persecution. And did you know na kung ang INC meron silang mga liquidation, ang Roman Catholic meron din. Alam nyo kung ano? Knights of Columbus. Matindi yan. Di ba ang babait na itsura ng mga yan? Meron ba kayong kilala na miyembro ng Knights of Columbus na mahirap? Big time yung mga yan. No? Brother Joel, di ka pwede dyan. Tricycle driver ka lang. Di ka uubra dyan. Matindi yan mga yan. Now, sabi ni Chick, na si Chick Publication, yan ang mga berador nila. Now, era Roman Catholic na priest, Jesuit, kasi yung mga Jesuit, yan yung mga ano eh, mga matataas eh. Na yung mga ano ba ito, yung Catholic bishop, mga Jesuits yan eh. Na si Father Alberto, na save po yan, Jesuit yan, siya ang nag-expose lahat niyan. Na kaya wala ka nang mabili ng kanyang mga yung mga ano na yan, mga libro niya tsaka mga parang sa forma ng comics niya, wala ka nang mabili ngayon eh. Na? Ganyan po tayo mga kapatid, nadaya. Tingnan niyo yung Dark Ages, ang haba oh, ilang centuries. Na kaya yung mga Paulicians, ayan, pagdating doon yung mga Baptists, yung mga dated na ano na yan oh. Nasaan mga nangyari yan? Yan yung mga lugar sa England, France, Italy, na sa Wales, Poland, mostly yan sa Europe. Na meron yung Bartholomew Massacre. Alam niyo ba kung anong klaseng massacre na ginawa doon? Ah, yung mga buntis, tinatali, pinanganganga, tapos lalagyan ng malaking imbudo, saka bubuhusan ng baldi-balding tubig. Buntis yun. Na dati yan, nasa public library, yung mga encyclopedia po na yan. Na pag tinanap mo yan, ewan ko kung mag-google, subukan niyo yan, Bartholomew Massacre. Kung ilalabas ni Google yan. Pero inalist lahat po yan sa mga public library, pinalitan po ng mga Catholic Encyclopedia. Wala na po yun. Ha? Kaya matitindi. Meron pang isa. Ito lang. Ito na. Itong century na natin. Si Richard Warmbrand yata ang apelido niya. Meron po siyang isinulat na isang aklat na ang title, Tortured for Christ. Nagkaroon ba kayo yan? Tortured for Christ. Na? Sa communist country naman ito, mga kapatid, kung paano siya mismo ang tinorture. Na naging guest yan, siguro mga late 80s, nagpunta dito yan, nagpatutuo. Na ganyan po ang persecution na ginawa. Sa Dark Ages po, kilometro po, naglagay sila ng mga pole para mga kawayan po. Na lahat ng ulo ng mga Anabaptist pinagsasabit po dyan, ilang kilometro ang layo. Basta ikaw ay rebaptized, patay ka. Pag ikaw hindi naniniwala sa baptismal regeneration, patay ka.
Basta hindi ka sumang-ayon sa kanilang turo, patay ka. Ang tawag nila dyan, heretics. Meron isang article na tungkol ito kay, ano ito? Ano bang first name ni Dracula? May first name yan eh. Si ano naman yun eh? Si Mr. Count yun eh. Basta si Dracula. Di ba? Si Dracula po, mga kapatid, known to be yung nagsasak ng blood. Naalala niyo yung article na yan, sabi diyan, si Dracula pala ay isang preacher and he always talk about the blood of the Lord Jesus Christ. Na ngayon, pinersecute niyo yan, pinatay, because siya raw ay isang heretic, siya raw ay isang witch, na siya raw ay isang Dracula. O vampira. Hirin niyo po. Yan o araw, if you talk about the blood of the Lord Jesus Christ, you will be persecuted. Papatayin ka. And even the Bible, mga kapatid, ano, pinagsusunog nila yan. Kaya meron tayong pinalabas ng araw yan, ng mission pa lang tayo, ang title ng pelikula, very old, picture po, black and white pa nga eh. Ang title po, The Book That Never Burns. Kahit anong sunog na ginawa nila doon sa Biblia, ibig sabihin, no? Hindi naman literally na hindi siya sunog. Ibig sabihin, no? Kahit kumpiskahin nila lahat ng Bible, pag sinunog, meron at meron pa rin na preserved na kopya hanggang ngayon. Sa Council of Trent, nilagay po nila ang ating Bible po, no? Sa tinatawag forbidden books. So no Catholic is allowed, no? To read the Bible. Kasi forbidden books nga yan eh. O, di na itago sa atin ang katotohanan. Di ba? Yun ang sabi ng matatanda, huwag kang magbasa ng Bible. Pag binasa mo yan, hindi mo tinapos. Naku, meron kang kalalagyan. Eh, hindi naman tayo mahilig magbasa talaga. Lalo na yung ganong kakapal. Sino ba ang gusto? Gawin mong comics yan. Babasahin natin. So, yun po. Na? May tanong pa kayo? Maaari sabihin nyo, eh, kasi Baptist yung nagsasalita. Hindi po, kahit i-check nyo sa history. Ah, kasi kung ano yung turo ni Christ ng araw, hanggang ngayon, yun pa rin ang ating tinuturo. Bakit? Yung teaching ni Christ, nilagay niya sa aklat, yung po yung Bible. Kaya, sa Baptist, the Bible is very important. Di ba? Kasi ando doon yung rule of faith and practice po natin eh. No? Kaya alisin mo ang Bible sa atin, parang inalis mo na sa atin. No, yung katuruan. Kaya sila, daming bawal sa bahay, sa Baptist, wala pong bawal sa Baptist, ang nagbabawal yung Bible. Talong ba? Oh, yung chart niyo po, naiintindihan niyo ba yung chart? Meron bang paliwanag diyan sa chart na 'yan? Simpleng paliwanag. Kaya, meron naman palang konting paliwanag eh. Yung circle represent Baptist churches. Yung red circle. So, ang dami. Diba? Okay. Now, yung black circle represent churches na nagkaroon ng error. Ayun na. Na tapos yung mga, andyan naman pala lahat eh. Yung nga lang, wala kayong red. Puro black. Yung kopyahin nyo na lang yung gawin nyo red. Ay, yung black-white na rin ba? Okay, yun. Yung medyo tamang ano yan. Actually po, magpapagawa sana ako dito. Yung ano, ilalagay doon sa, ano ba tawag doon, Mon? Yung kulay puti nung 30th anniversary natin na yun. Yung materialis na ganun. Parang board, papagawa sana ako na malaking ganyan. Tapos parang mga tao. Hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay eh. Hindi pwede dyan. Yung haba kasi, hindi ko malaman kung saan ko ipipwesto. Merong member si Pastor Sap na gumagawa ng ganun. Bayaran ko siguro siya. Medyo, ano na ito, yung discounted, mga 5,000. Labor of love, pati ano na yon. Nga lang, kailangan nyo nababasa nyo. Pag binaba mo naman, baka kunin ng mga bata dahil tau-tauhan yun eh.
baka laruin ba? Baka maya-maya makita natin yung 12 apostles, 11 na lang eh. Dahil natagal na ng bata yung isa. Eh, pag tinaas mo naman, hindi mo na mababasa. Dapat ganito kahaba ito, upuan ito. Oh, yata, ganyan ba yun ang tawag doon? Naka-imbose siya, oh, naka-imbose. Pwede yan, ikakwadro natin ang salamin. Okay, 12:30 na po. Baka ang tingin nyo sa akin, fishbowl na eh. Walang tanong for now. Sige po. No, pag-aralan pa rin po natin. Sa totoo lang, mga kapatid, no, inaamin ko sa inyo, ayaw ko po ng history. Ayaw ko mag-memorize ng mga date, yung mga AD-AD. No, yung discovery nga ng Pilipinas, hindi ko pa alam yan eh. Kaya ko lang nalaman dahil sa kanta ni Yayoy Bilyam eh. Ano yun? March 16, 1521. Oh. Kaya ko lang na ano yun dahil nga doon kay Yoyoy Bilyam eh. Yan nga lang, mga kapatid, kailangan mapag-aralan mo rin kahit papano may idea ka eh. Hindi mo mabigay yung ano, yung exact date, pero at least yung sequence, alam mo po. Kasi ito po, no, nang sa Bible School, yan sila sa Bunarola na yan, sila John Hash, no, yung magkapatid na ano ba ito, sino ba yung magkapatid? Na pinag-aralan namin lahat yan, ni-report po namin. Lahat yan, si John Hass ang napunta sa akin. Na si John Hass, na pinatay na, ewan ko kung sinunog, na, tapos sa inis talaga ng mga ng simbahan sa kanila, pinahukay pa uli. Patay na, pinatay pa eh. Na, parang ginawa doon kay Kian. Ang daming beses na autopsy. Okay, so tayo po lang tumayo. Wala na po kayong tanong. Pero very interesting po ito. Very interesting. Noong 12th century, yung katuruan at celibacy. Alam niyo na yung celibacy? Yung bawal mag-asawa ang mga pare. Na, tapos ang kauna-unahan nilang Pope, si Pedro. Eh, si Pedro may asawa. Bakit? Tinabi ng Biblia, meron siyang ano, yung kanyang mother-in-law, pinagaling ni Christ eh. Hindi ka pwede magkaroon ng mother-in-law na wala ka asawa. Pwede ka magkaroon asawa, walang mother-in-law. Okay, tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon. Tuloy mo po kami bigyan ng kaalaman pa po sa mga pag-aaral na ito. Salamat Panginoon sa interest ng inyo po mga anak. Salamat sa pribileyo na kami nga po ay nakakapaglingkod sa inyo. Kaya Panginoon, ito po lahat ay aming hiniling. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Ingat po kayo sa pag-uwi.